guest time on the show. And our guest is the best was awarded the best supporting actor rather in the FAMAS Awards 2008. He's also a producer, an entrepreneur. He's one of the most sought after actors we have here in the Philippines for both local and foreign films. Please welcome on the show my very good friend, the very good looking and dashing MON CONFIADO. Parang, you know what's refreshing about you is ano eh, mas okay ka na, okay na register mo sa TV, mas gwapo ka pa in person. No. Yan na. Yan ang gusto ko dito sa yan ang gusto ko dito sa All the Way eh. Talagang ang sarap mag-guest dito eh. Yan ang mga dating talaga na ano, parang ano sinabi ng mga Korean telenovela natin actors dyan, pare, di ba? Nagpipilit lang, sir, nagpipilit lang. Para, exacto. Para mahiwalay lang yung pagiging kontrabida natin sa mga pelikula. Yun na nga eh. Bakit? Let's start the interview on that note, pare ko. Bakit? Well, you is that a choice of yours na to concentrate ng ang pag-aarte eh nasa kontrabida side? Pwede ka naman pare bidahin naman ng look mo. Hindi naman siguro kasi dito sa pelikulang Pilipino eh paminsan-minsan na hindi tayo nakakapili talaga ng role kung ano yung ibigay sa atin at karamihan kung effective ka doon sa iyong ginagampanan. Mm-hmm. Eh, matatypecast ka. Kasi wala na silang kaduda-duda na ma-deliver mo yung role. Eh. Right, kung nagawa mo ng maayos yon, the next time na nagka-casting, kung rapist, si MON CONFIADO na naman yun. Alam ba? Yun naman ang ikinaganda ng trabaho natin. Parang gusto ko na rin yata maging MON CONFIADO, pare. Kasi puro... Babayaran ka pa. Ito napakahirap ng... maging rapist sa mahirap pelikula. Totoo. Mahirap para sa'yo, mahirap para sa nire-rape mo. Hindi, kasi definitely, yan pong rape scene, hindi naman talaga totoo yan. Siyempre, dapat sa mata ng manonood, magmukhang totoo. Pero during the taping o shooting, iniingatan mo yung artista. Of course. Kailangan magmukhang totoo. Right. So, napakahirap. Ano yan? Ginagawa mo yung kinakausap mo muna? O kasama mo yung... yung director kinakausap, o meron kang personal na, alam mo, for instance, si ano, sino ba last na ni-rape mo? Hindi ko na ma-bilang. Paano ba ako yan? Nag-uusap muna kayo. Uy, ito, baka magawa ko to or something. Lagi kong kinakausap yung artista na ito yung mangyayari. Right. At definitely, dapat huwag siya magpa-rape. Kasi merong mga ilang artista na... bumibigay! Hindi naman bumibigay! Nakakalimutan niya, parang ako... Sige na nga! Hindi, kasi nga... Timon ka naman ba? Lalo na kung baguhan, medyo... siyempre sasapakin ka kasi talaga during the rape scene nahihiya rin, natatakot din na hampasin ako. Siyempre dapat totoo yung mga hampasan doon. Right. Sinasabi ko okay lang. Parang napunta doon yung usapan. Yung ipinanalo mo for the best supporting actor in FAMAS last year. Drama yata ito, di ba? May pagka-drama pero kakaiba kasi yung naging role ko doon, isang abogado na bading. Mm-hmm. At ito idinirect ni national artist direct Eddie Romero. Right. Kaya medyo nakachamba tayo doon. Pasok na pasok. Well, well deserved naman yun, pare ko. Well, kakaiba kasi sa the usual na ginagampanan ko na mostly nga rapist, kontrabida. Ito bading. Head ng gang, no? So napansin kahit papano ng FAMAS. Nakita naman nila na andun yung acting. Andun yung dating. Salamat po. Now let's go back. You know, a few weeks back, pare ko, nasa Cebu ako eh. Yes. At nung nandun ako sa Cebu, wala na palang PO doon, no? Wala na nga PO, taxi na rin. Taxi, tagal na, hindi nagpunta ng anyway, pagdating ko, sakay muna ang taxi, sabi ko, sige, saan ba tayo ditong okay ang gimikan? Alam mo, unang hinirit agad sa akin, sir,
Doon po tayo kay ano sir, doon sa bar po ni ano ni Mon Confiado, ganda ho doon. Yo, he has one of the most. Salamat mga Cebuanos. Oh. Salamat po. Dalawang bagay lang yan. It's either talagang gusto nila doon o malaking bayad mo sa mga taxi driver doon para marami kang pagbigay sa lahat. No, but anyway, yun talaga, yun agad na sinasabi nila, ang no? Kagandahan po kasi doon sa Cebu, yung ating comedy bar doon eh nag-iisang comedy bar sa buong Cebu. Kaya wala silang wala choice. Silang, wala silang choice. Kaya alam na lahat. Pero talaga, so I went, kaya lang wala ka naman doon. No? Sayang so, hindi na, sir, hindi. Oo, hindi na ako nag... Hindi dapat na ako pala na-treat kita doon ng bonggang-bongga. Mabonggang-bongga. Distance, tayo na sana sumampa doon. Tunda, kwentuhan lang tayo, nakakatawa. Ako ba magbabayad sa'yo? Pero nakakatuwa naman kasi nga, you are a not just an actor, but an entrepreneur and a successful one at that, no? And which are you talaga truly? Are you more ano or talagang sabay medyo anong hobby sa iyo? Doon sa aming negosyo eh katulong ko yung aking kapatid na babae. Mm-hmm. At ang aking ano talaga eh linya eh syempre yung showbiz, yung mm-hmm. acting. Mm-hmm. Katulad din ng aking ama na naging character of course, actor of course, din nung panahon ng LVN mm-hmm. hanggang late 80s si Angel Confiado. Right. Yun ang aking first love. Ngayon dun sa negosyo naman eh yung kapatid ko ang namamahala doon. Namamahala. Sa mga final decisions lang dun ako pumapasok. Of course, iba rin talaga yung ano eh, yung merong nakadikit na ang may-ari nito is Mon Confiado. Of course, di ba? Yun ang hindi ko lang alam kung nakakatulong. At least nakakatuwa. Nakakatulong naman yung malaking bagay yun, pare ko, di ba? Okay, if in the coming few years, of course, you're coming out, ano, I mean, few years, in the coming few months, you have a movie entitled Stringer. Yes. Which is very interesting kasi pare, meron ka daw ibang role dito na that entailed a different kind of preparation from your end. Yes, una-una, may time ba tayo? We'll just pause for a commercial. We'll talk about the movie Stringer and his role and how he prepared for it. Mon Confiado, more of our guest when we get back.